Alamat ng Pinya. Noong unang panahon, may nakatirang mag-ina sa isang malayong puok. Si Aling Rosa at ang dalaga niyang anak na si Pina ay payak na namumuhay sa isang kubo. Mahal na mahal ni Aling Rosa ang kanyang bugtong na anak. Gusto ng ina na matuto si Pina ng mga gawaing bahay, ngunit laging tumatanggi si Pina na gumawa ng gawaing bahay hanggang sa sumuko na lamang ang ina na turuan siya. Isang araw, nagkasakit si Aling Rosa. Hindi siya makabangon at makagawa ng gawaing bahay. Inutusan niya si Pina na magluto ng lugaw. Isinalang ni Pina ang lugaw, ngunit napabayaan. Ang lugaw ay dumikit sa palayo at nasunog. Nagpasensya na lang si Aling Rosa. Napagsilbihan naman siya kahit papaano ng kanyang anak. Ina ay pinaliwanag niya kay Pina kung saang bahagi nagkamali sa pagluluto. Nagtagal ang sakit ni Aling Rosa, kaya't napilitan si Pina na gumawa ng gawaing bahay. Ngunit madalas na may mga bagay na hindi makita si Pina at ang kanyang ina ang pinagtatanungan niya. Noong hindi niya makita ang posporo, tinanong niya ang kanyang ina kung nasaan ito. Isang beses ay hinahanap niya ang sandok sa kanyang ina. "Nanay, hindi ko makita ang sandok." Nayamot si Aling Rosa sa kakatanong ng anak, kaya tumaas ang boses at nawika niya ito. "Naku, Pina, sayang magkaroon ka sana ng maraming mata upang makita mo ang lahat ng mga bagay na hindi ka natanong ng tanong sa akin." Dahil alam niyang galit na ang kanyang ina, ay di na umimik si Pina. Naiisip niyang baka nahulog lamang ang sandok sa ibaba ng bahay, kaya't bumaba siya upang hanapin ito doon. Kinagabihan, hindi umuwi si Pina sa bahay. Nabahala si Aling Rosa. Tinatawag niya ang anak ngunit walang sumasagot. Napilitan siyang bumangon at naghanda ng pagkain. Pagkaraan ng ilang araw ay magaling-galing na si Aling Rosa. Hinanap niya si Pina. Tinanong niya ang mga kapitbahay kung nakita nila ang kanyang anak, ngunit naglahong parang bula si Pina. Hindi na nakita ni Aling Rosa si Pina. Isang araw, may nakitang halaman si Aling Rosa sa kanyang bakuran. Hindi niya alam kung anong uri ng halaman iyon. Inalagaan niyang mabuti hanggang sa ito'y magbunga. Laking pagkamangha ni Aling Rosa nang makita ang anyo ng bunga nito. Ito'y hugis ulo ng tao na napapalibutan ng mga tinik na hugis mata. Biglang naalala ni Aling Rosa ang huli niyang sinabi kay Pina na sana'y magkaroon ka ng maraming mata upang makita mo ang iyong hinahanap. Tahimik na nananangis si Aling Rosa at laking pagsisisi dahil naging totoo ang kanyang sinabi sa anak. Inalagaan niyang mabuti ang halaman at tinawag itong Pina. Ipinamahagi din niya ito sa kanyang mga kapitbahay. Sa palipat-lipat sa bibig ng mga tao, ang Pina ay naging Pinya.